Hi everyone and welcome back to my channel. Good day po sa lahat. At nandito tayo ulit ngayon for the top 5 why I dislike Manila Bay. So, paunawa po sa lahat guys, hindi ko po intention to yung content ko ngayon na maging negative para sa lahat, para sa project na to, para sa DENR for environment sa Manila Bay area, sa Manila City government employee, at para din sa lahat sa nakapapanood sa aking channel. So this is only way na suggestion lang, mostly yung ginagawa ko dito na once na paano natin mapaganda yung Manila Bay. So hindi po to nakaka-distract po para sa lahat yung content ko na to. Kung mayroon mang bad at saka good, so hindi po lahat perfect kasi. So ditong suggestion mostly na ginagawa ko ngayon guys is hindi po personal intentions para sa lahat dito sa project na to, dito sa Manila Bay. So I share lang po sa lahat na itong topic ko talaga is wala pang nag-topic. Kumbaga, trying hard lang to na hindi po ako negative. So, paunawa po sa lahat ha. Kung may reaction po kayo guys, comment down below. Ayan, kung may suggestion kayo na may dadagdag kayo or may sasabihin pa kayo na gustong sabihin sa mga nakapunta dito, sa mga nakapanood sa mga video ng vloggers dito sa Manila Bay. So, I'm happy rin na supportahan mo na lang natin po ang Manila Bay. So, yung sa akin lang kasi, wala po akong nilalait o naging masama dito sa project na to. So, I'm happy na pinaganda to for me. Kasi, sobrang nakakabigay ng relaxation ang area ng Manila Bay na to para sa lahat. Ayan po. So yan lang guys, bago ang lahat guys, after nyo mag-comment sa reaction ko, ayan, hit nyo po ng like and subscribe to my channel para po mas maganda po yung feeling natin na sinusuportahan nyo po ako. So nagpapasalamat po ako sa lahat, sa inyong lahat, ayan, sa kabutihan yung pinagkaloob sa akin. Ayan, so thank you so much guys. Ayan, so proceed na tayo sa top 5 na why I dislike Manila Bay. In order to guys, sana baka hindi pa tapos yung sitwasyon dito. So hindi po ako negative guys. So I will say na proud ako dito. Ayan. So, I'm visit her personally and I'm proud. So, yung mga suggestion ko lang din yung gagawin ko is yung hindi masyadong dislike. But, kung ano man yung masasabi nyo guys, comment down below na lang sa channel ko. Thank you so much. So, proceed na tayo sa number 1. So, only one passing lang guys dito sa Manila Bay. So number 1 kong suggestion sana, so mostly yung footbridge natin is medyo mataas, so alam naman natin na highway ito. So I want to suggest sa tapat mismo ng entrance ng Manila Bay, bakit di pwedeng gawin na lagyan ng pedestrian crossing dito sa tapat mismo niya. Ayan, para po maging madpadali yung pagpunta dito ng mga senior citizen. PWD, yun yung concern ko. So, hindi po siya totally na dislike guys. Suggestion ko lang dito sa ano, na bigyan ng way crossing papunta dito sa mga hindi nakakaakyat sa
footbridge kung saan medyo mataas siya. So yan yung number one guys na naisip ko lang na why I dislike Manila Bay. Yan, so medyo mataas yung footbridge natin. So yung mga hirap medyo maglakad kasi sa kapila na rin yung parking. Yan, kung may kasama kayong senior o di kaya PWD na may pilay, so mahihirapan siyang makatawid, makaakyat. So yung pedestrian pa kasi nandun pa sa pinakamalayo sa may Pidsing, City of Manila. So yun lang guys yung number one ko. Ayan, so number two guys na why I dislike is only one entrance lang kasi na nandoon sa my phase 1 papunta dito. So medyo malayo yung iikutin pag pumunta dito. So I suggest also na once na magbukas yung canyon doon sa my Pidsing, City of Manila, may crossing doon na sana mayroon doon na entrance para dalawa. Ayan, so once na malagyan po dito, mapatuloy pa yung project dito sa Manila Bay, mas maganda po sana na dalawa po yung entrance for me. Para yung sa south part na tao na galing, nandun sila makapagpunta, makaipon, makapunta dito ng malapitan. At saka sa north part naman, doon sa unahan, manggagaling sila para hindi sila mapalayo. So yun guys yung number 2 ko. Number 3 po tayo sa why dislike Manila Bay is ito po guys na public restroom. So sarado pa rin, 2 weeks open na, so hindi pa ginagamit to. So bakit kaya? So baka hindi pa tapos yung public restroom dito sa Manila Bay. So yan lang yung inano ko guys na bakit hindi pa na open. So baka may inaayos pa. So mas maganda nga once na open to, ayan, so mas maganda yung yung ginawa nila, naka tiles, malinis. So yan yung number 3 ko na yung public comfort room hindi pa po open. So hindi po naman sinasabi na forever to mag-open. For sure mag-open din. So once na matapos na yung pag-aayos dito, baka may ginagawa pa po sila. So ano lang tayo dito guys, hindi pa siya totally ito lang yung ginagamit nilang 4CR. So dito tayo sa phase 3 sa the last, kung saan dito lang yung white dolomite sand. So I will suggest sa number 4 guys, second to the last, na kahit man lang sana gray sand na lang, if kaya pa yung white sand kahit kaunti lang na may tambak sa gilid ng seawall para maganda tingnan, kumbaga. At ang nais ko lang din ma-share para sa lahat, para maging maganda yung view papunta doon sa dulo sa my navy, na hindi yung alon sasagi sa mga malaking bato sa seawall. So mas maganda na mag alon siya sa buhangin na lang siya, para at least once na mag-open to, so hindi pa totally tapos yata yung ginagawa dito guys. Kaya yan yung suggestion ko lang sa number 4, na hoping konting tambak pa sa gilid ng seawall para medyo maganda rin yung agos ng or wave ng dagat natin. So hanggang konti na lang guys, mas malaki pa nga yung naitambak na white kumpara dito simula hanggang doon. So mga lang yan, 4 na balik na ng cargo sand vessel, joke lang. So
yan lang guys, paunawa po, wag pong personalin yung mga suggestion ko lang ngayon. So next na tayo sa top 5 for the last. So number 5, the last but not the least, na why I dislike Manila Bay. Unang-una po guys, so marami kasing nakaharang sa dagat na mayroong ganyan nandito, ayan, tapos mayroong putol-putol doon banda, tsaka ayan, tsaka mayroon din doon na putol-putol dun sa unahan. So I will suggest for me lang na tanggalin sana to para maganda yung view dito, na simula doon lang hanggang Navy, sa may sea wall ng Navy, doon sana siya para medyo malayo-layo yung location niyang yung nagaharang sa wave, kumbaga yan yung nakaharang. So yan lang yung nakaka-distract for me dito. So tough, last po siya sa dislike po. Yan yun na suggestion ko lang guys ha, baka meron pong mag-react. So kung meron kayong reaction, comment down below lang para pag-usapan po natin kung ano yung gusto nyong suggestion. Baka mayroon kayong maisip na suggestion bago po ako magtapos. So sana po ano, huwag natin pong personalin to yung content ko. Ito lang kasi yung naisipan ko lang na i-share, at hindi po to personal intention sa project na to, sa DNR, sa Manila City government dito na nagwo-work. So I respect all. So yun lang guys ha. Mas maganda rin naman na may isa-suggest tayo at may isi-share tayo dito sa Manila Bay. So thank you so much guys sa mga supporters ko dyan. Yan. So God bless.